Yes po. Yun ang hindi ko alam eh. Mahaba rin yung role mo, di ba? Ano po yun? Mahaba rin yung role mo doon. Mahaba rin naman po. Ako po kasi yung love interest doon ni Jerome Ponce. Ilang shooting days ka? Aka, siguro tatlo, apat din po. So. Di ba singit isa lang? Ano mo si Aileen Damile? Ninang ko po. Nina? Hindi mo kamag-anak? Kamag-anak po. Kapatid po ni Daddy. Asahin mo? Oo, oh, oh, Nina. Kaya pala mukha ka ni Aileen. Salamat po. Nakabihira ang Damiles eh. Oo. Asahin mo, tas ninang mo pa siya. Opo. Anong sabi niya nung nag-artista ka? Nakikita ba kayo pala? Nakikita kami and nakamusta lang siya with work. Kasi ang tatay mo, younger brother or older? Older. Middle kasi yung dad ko, youngest si Ditay. So, kamo siya. Thank you po. Nagtatanong siya kasi maybe I think she misses yung buhay artista. For a time nag-showbiz din siya. Oo, siguro na gusto lang niya mabalitaan kung may mga nagbago na. Sige, tuloy mo lang. Direji! And sa mga pagbabagong ngayon, yun. Gusto lang niya malaman kung ano meron ngayon. May tip bang binigay sa'yo ang tipa mo? Actually, ang sabi lang naman niya sa akin is, if I love what I'm doing, I should just pursue it. Tuloy-tuloy ko lang, pagbutihan ko lang. At balang araw aangat ka rin. Tungkol sa intriga, may advice ba ang tita mo sa'yo sa pag-handle ng intriga? Well, galing naman yun sa lolo ko. Kasi ang grandfather ko talaga, which is first cousin ng lola ko, si Tito Boy Abunda. Kamag-ano ko rin po talaga. Si Kuya Boy. Opo. Yes po. Ang sabi naman po niya sa akin, huwag ka lang aasa lagi. So, kung ano man sabihin sa'yo ng tao, hayaan mo lang. Actually, take it as a compliment para mas mapabetter mo yung sarili mo, lalo na kung masama yan. Kasi kung didibdibin mo yan, walang mangyayari sa'yo. Lalo ka lang madadown, lalo mo lang hindi mo gagawa yung gusto mong gawin. Ba't ni si Tito Boy ang manager mo? I worked with Tito Boy. Well, sabi niya kasi, ayaw niya kasi magkaroon ng parang bias. Kasi syempre may mga hinahandle din naman siya. Ayaw niya naman syempre dahil kamag-anak ako, mabigay lahat yung attention sa akin. So, he helped me yung mga first few years ko with the industry. So, sobrang thankful naman ako nung mga time na yun. And then nung nakita naman niyang kaya ko, he's still there. We still talk. Sino manager mo? Ang manager ko ngayon is Jonas Kaku. Ah, Jonas ka ba? Yes, yes po. Teka, Anjo, mahal namin si Jonas. Si Aileen nag-showbiz pero tumigil siya dahil pinili niya yung personal life niya. Yes. So, ba hindi mangyayari yun sa'yo? I wouldn't know. Kasi, you know, I can't see my life, you know, not doing this. Kasi simula bata pa lang, itong ito na gusto kong gawin. Gusto ko lang talagang may pabahagi sa lahat ng tao. Ano sa pamilya niyo, si Aileen ang unang nag-artista? Yes, sa pamilya namin. Siya lang naman talaga. Siya lang. Tapos, generasyon sumuko sa love interest ka ni Jerome. Pero ikaw yung may mga pinaka-daring scene. Paano ka na-convince? Hindi, actually, hindi ako yun. Sino yun? Hindi ako yung nakita niyo sa CR na nakahubad. No. Akala nila ikaw yung pinakita ng ano? Actually, lahat po yan talaga. Lahat sila nag-sitek sa akin. Tumawag sa akin. Sabi nila, pumayag ka? Pumayag ka na gagawin mo yun? Sabi ko, hindi ko kaya. Sabi ko, I would go as far as underwear, maybe. Kasi, underwear. Hindi, ibang, it's a talent that I worked with ago, a couple of months ago, sorry. Ano yun? Kissing scene? May kissing scene kayo doon? Ah, maybe. Siguro. May kissing scene yun, Jero? Siguro. Pero, ano ka napabayas? You know, it's, all for, mahal ko yung trabaho. It doesn't mean that I kissed the guy is, ano lang yun, gugustuhin ko rin ang buhay ko, no? Actually, ayoko lang din naman ma-typecast ako. Kasi gusto ko rin naman ma-ilagay ako sa pagiging leading man soon. And, syempre, pag lagi kong tinatanggap yung mga roles na ganun, hindi ba kayong maudlot? So, syempre, pwede akong tumanggap, pero hindi as consistent. Ayun, yun lang. Itong acting career mo ba forever? O may iba ka pang yun na naisip na fallback?
no, kasi right now, habang ang ginagawa ko, habang nagtatrabaho ako, nag-aaral din ako. Nag-homeschool ako, tuloy. And 1 year na lang graduate na ako. College. Anong course mo? Management, marketing, at saka entrepreneurship. So double major po ako. Southville Foreign University. Southville Foreign University po. Hindi, ano lang po. Hindi. Pang mayaman na. Ano po, blessed lang po ako na nabigyan din ako ng scholarship. Grainy. So, syempre po, ako nakikita ko to as my forever job. Kasi this is what I love doing lang. Ilan ba ako na po ngayon? 23 na po ako ngayon. Kahit hindi ko makikita ang tumitigil ako kahit 50, kahit 60 na ako. I would stop siguro pag alam kong hindi ko na kaya. Anong role ba rito mo dito sa class? Ang role ko po dito is boyfriend ako ni Ara na sooner or later magiging ex. Kasi niloko ko siya. Niloko ko siya kay Isabel De Leon. Na best friend niya. Papa yung role mo. Nung una po kasi, they actually told me na guest lang po talaga ako. And okay lang naman po sa akin kasi I never expected na magtatagal ako. Or magtatagal ako kasi first teleserye ko, kailangan nilang makita ako. So syempre pa unti-unti na guesting dito, guesting doon, guesting dyan. So yun ang ina-expect ko talaga. Tapos nung sinabi sa akin na magtatagal daw ako, sabi ko paano kaya mangyayari yun? Kasi nabasa ko yung script. Hanggang dito lang ako. So paano kaya mangyayari yun? Ang sabi naman nila sa akin, they will talk to the writers, the bosses, especially Direk Monty kasi nagustuhan din niya naman ako na nagtatrabaho na kasamang cast na to. And I think I still haven't given my all. Ako nakukulangan pa ako minsan sa ibang eksena pero I am giving my very best na para syempre mapakita sa kanila na I deserve to be here and deserve ko rin na tumagal ako. Sana, kung tatagal pa naman po ako, kasi parang ang sinushoot po ata namin ngayon is week 3 or 4, and lumalabas pa naman po ako. So, very thankful. Thank you, Andrew. Thank you po. Maraming salamat po.